Umagal naman nga at mapandaw na naman ako ng aking taas. Bago nga pala ako pumunta sa aking pinagtataanan ay naisipan ko munang manguha ng kuhol. At ito nga pala ang aking mga nahuli sa aking taan. Balik na nga pala tayo dito sa video na to at daladala ko na itong timba. At bago nga ako pumandaw ng aking mga taan ay naisipan ko munang manguha ng kuhol na pamain. At dahil nga maaga ako nagising at maaga rin ako nakaalis ng bahay ay ito muna ang inuna ko. Napansin ko nga ngayong umaga na maraming nakakalat na kuhol kaya naman agad ko nang kinuha. Parang nga po pala doon sa mga hindi pa nakakapanood kung ganong ginagawa ko sa kuhol ay ito nga po pala ay pinapain ko sa aking screen o trap. Yung trap ko nga po pala ay panghuli ng kiwit kaya naman ang pain namin dito ay kuhol. Para doon sa hindi pa nakakapanood kung paano magpain ay meron na po akong video. Pakipanood na lang po sa aking Facebook page. Makalipas ng ilang minutong pangunguha ay nakakuha na ako ng lampas kalahating timbang kuhol. Itong ang ganto karami ay sapat na para pampain sa aking mga trap. Pagkatapos ko nga manguha ng kuhol ay naandito na ako sa aking pinagtataanan. Yan nga pala nakataan sa loob na yan yung aking mga trap kaya naman dinala ko na ang aking nalagyan kasi maglalakad na lang ako. Kaya nga pala ako maglalakad na lang dahil hindi na mapasok ng bangka sa sobrang babaw na ng tubig. Kaya naman iniwan ko na lang yung bangka dito saglit. Okay nga lang naiwan yung bangka dyan dahil hindi naman yan mawawala. At lumakad na nga ako dito sa may mga damuhan para puntahan yung aking mga taan. At nakarating na nga ako dito sa unang screen na aking taan at pag-angat ko nga ay walang laman. Binalik ko na nga sa pinaglalagay nitong walang laman at lumipat na ako dito sa kasunod na papandawin at ito nga ay nakakuha ng dalawa. At kita nyo naman dito sa video kung gaano nakababa ang tubig kaya naman nilalakad na lang pag namamandaw. Kinuha ko na nga yung laman tapos lumipat na ako dito sa kasunod. At ito naman kasunod na ay nakakuha naman ng isa. At ngayon nga ay humihina na ang panghuli dahil naman sobrang baba na ng tubig. At magpapasalamat na lang ako kung anong ibigay ngayon. At ito nga isang trap ko ay nakakuha naman ng isa. Pagkakuha ko nga dun sa isang piraso ay lumipat naman ako dito sa kasunod. At ito nga kasunod ay nakakuha naman ng isang piraso. Ang purpose nga pala ng paglalagay ng damo sa ibabaw ng trap ay para alam mo o tanda mo kung may naglilikot ba ng iyong taan. At ito nga kasunod kong taan ay nakahuli naman ng isang piraso. Sobrang baba talaga ng tubig ay talaga naman napupuno na ng burak itong trap. At ngayon nga pala ay may nagtatanong pa rin sa akin kung magkano pa rin ang kilo nito sa amin. Ngayon nga dito sa aming barangay ang bintahan o kuhaan nga pala nito ay 90 pesos pa rin. At nandito na nga ako sa kasunod na trap na papandawin at pag-angat ko nga ay wala na namang laman. Kung napapanood mo tong video na to sa inyong lugar magkano ang ganitong presyo ng iga? Comment nga mga boss, madam. At itong isang trap ko ay nakakuha ng isang kiwit at hindi pa nga nakakapasok sa bunuan. Agad ko nang kinuha yung huli at nilagay ko sa aking lalagyan. At ito namang kasunod na trap na papandawin ko ay nakakuha naman ng isa. Agad ko naman kinuha yung trap at inangat ko sa may pinaglalagyan tapos kinuha ko na yung aking nahuli. Kung napapansin nyo yung kulay blue, yun nga pala yung aking pinaglalagyan ng pain. Nakatali nga pala yun sa may itrap kasi naman pag hindi mo yan tinali ay bibit-bitin lang ng kiwit. At inangat ko naman itong kasunod at nakahuli naman ito ng isang piraso. Agad ko naman kinuha yung huli at nilagay ko sa aking pinaglalagyan. Bali 48 piraso na nga pala itong aking papandawing na trap kaya naman hindi ko na nabibidyohan yung iba. Ilan na nga lang pala yung aking kinukuhanan ng video para naman hindi masyadong humaba ang aking video. Itong ang isang screen na to ay nakakuha naman ng dalawa. At ito namang kasunod ay walang huli. Pagkatapos ko ng pandawin itong walang laman ay lumipat na ako dito sa kasunod. At ito namang kasunod ay nakakuha naman ng 3 piraso. Tingnan nyo nga itong huli kong 3 ito, talaga naman napagandang tingnan sa loob ng screen. Kaya naman itong 3 pirasong ito ay kinuha ko na at ilagay ko sa aking lalagyan. Pagkakuha ko nga ng huli ay agad naman akong lumipat dito sa kasunod. At ito namang kasunod ay nakakuha ng 1 pirasong malaki. Yung iba nga pala ay natatakot dito sa itsura nito at ayaw nilang hawakan. Ako naman sa tagal ko nagpapandaw nito ay hindi pa naman ako kinakagat. Hindi ko nga rin pala alam kung nangangagat ba ito o hindi. Parang hindi naman. Natapos na nga pala ako sa pamamandaw at ito na nga pala ang aking mga nahuli. Bali sa 48 ko na screen, ito nga lang pala ang aking nahuli. Ngayon nga ay medyo kakunti ang aking nahuli kaya naman okay lang yan. Pakisupport na lang po ng aming page sa pamamagitan ng pag-follow nito. At palike and share na rin po ng video kaya naman maraming maraming salamat po sa panunood.